Bukas na inaasang darating ang mga teams at mga opisyal na kasama sa third window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Kasama na dyan ang nemesis nating South Korea na makakalaban natin ng dalawang beses. Bukod sa tapatang Ricardo Ratliff at Ange Kwame ay may isa pang matchup na pinag-uusapan. Yan nga ay ang tapatan ng dalawang young prospects ng Pilipinas at South Korea. Sino nga ba ang pantapat nila sa ating pambato? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Ngunit bago po ang lahat ay salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pakiclick lang po ang subscribe button at pati na rin ang notification bell icon para updated ka sa ating mga future uploads na kagaya nito. Patuloy ang pagtitraining ng Gilas Pilipinas sa Laguna para paghandaan ang mga laban nila sa third window na magsisimula sa June 16 kalaban ng heavily favored South Korea. Bukod kasi kay Ricardo Ratliff ay kasama din sa lineup nila ang South Korean prospect na si 2018 Under-18 Asian Championship standout at 2018 Basketball Without Borders Asia MVP, Yeo Jun-seok. Ang 19 years old na si Jun-seok ay unang beses makakasama sa senior team ng Korea. May taas siyang 6'8 at naglalaro bilang forward. Nakapag-training ang batang Korean sa NBA Global Academy sa Australia kung saan ang Indonesian prospect na si Derek Michaels ay makakasama this year. Nag-improve nga daw ang perimeter defense ni Yeo Jun-seok at ang kanyang aggressiveness. Sa aking mga napapanood na video niyo ay dead shot siya from the outside at mahilig sumaksak at mag-dunk. Sikat na sikat siya sa South Korea dahil nga young prospect nila ito na posibleng makapasok sa NBA. Magiging magandang tapatan ang mangyayari kung mapapasama si Kai Soto sa mga laban natin kontra South Korea. Minsan na sila nagkasama sa isang tournament at yan nga ang 2018 Under-18 Asian Championship, ngunit hindi nga sila nagkatapat. Medyo nakakalamang sa mga average that time si Jun-seok na nagtala ng 16.2 points, 6.2 rebounds at 0.8 assists per game. Samantalang si Kai Soto naman ay nag-average ng 12.7 points, 8.7 rebounds at 1.3 assists per game. At ngayong third window ay tila nga ba tadhana na ang nagsasabi na it's about time para makita natin ang matchup ng dalawang young prospect ng Asia head-to-head. Angat na angat ang height ni Kai Soto sa kanilang matchup, ngunit sa bilis ay nakakalamang si Jun-seok. Very agile kasi ang batang Koreano for his size. Parehas naman sila ni Kai Soto na kaya mag-dribble, makipagbanggaan sa ilalim at tumira sa labas. Sa ngayon ay mas maingay ang pangalan ng ating pambato kaysa kay Jun-seok at sa totoo lang ay masasabi natin na mismatch kung magkakatapat ang dalawa. Pero hindi rin natin masasabi dahil alam naman natin ang disiplina ng mga Koreano at posible pa rin na makasabay siya kay Kai Soto. Kasabay niya na may isa pang young prospect ng mga OPA na posible ding makatapat ni Kai Soto. Yan nga ay si Lee Yun-jung na naglalaro sa US NCAA para sa Davidson Wildcats. May taas na 6'7 si Lee at nag-average ng impressive 13.5 points, 4 rebounds at 2.5 assists per game bilang sophomore. Kasama din siya sa under-18 team ng South Korea noong 2018. Ang laro niya ay shooting guard or small forward. Ayon sa aking mga napapanood ay slasher at spot-up shooter si Lee, kaya naman magiging challenge ito sa mga defender ng ating national team. Hindi ko nakikitang makakatapat ito ni Kai Soto sa loob ng court dahil na din magkaiba sila ng posisyon. Mas excited ako sa posibilidad na tapatan ni Kai Soto at Yeo Jun-seok. Sa ngayon ay masasabi ko na pagkatapos ng mahigit isang taon mula na magkasama sila sa isang torneo ay mas nakakangat ang ating pambato dahil na din sa mas nahasa ito sa Amerika. Lalo na at sa tono ng statement ni Coach Todd Baldwin na kanyang pinadala sa PTV4 kung saan nabanggit niya na dadaan daw si Kai sa evaluation pagkatapos ng kanyang quarantine. Pero sa kabila nito ay positibo si Coach Todd na agad makaka-adapt si Kai sa sistema na nabuo nila sa loob ng Kalamba Ball. Well, makikita nating lahat yan at malalaman kung sino ang aangat sa kanilang matchup live sa Kalamba Ball kung sakaling makakasama si Kai Soto sa mga laro ng Gilas, Pilipinas.